Hi everyone, I'm Jay Nick. Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So in today's video, pag-usapan po natin yung tips on how to start a meat shop business. So kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below para kung meron po tayong mga bagong video uploads, ma-notify po kayo. So simulan natin. So ano ba yung mga tips kung paano ka mag-start ng isang meat shop business? So I'm sure marami sa inyo ang nagkaka-idea na very profitable ang meat shop business. Ano? So kung mapapansin nyo, economic proof ang ganitong kind of business dahil kahit hindi holidays o kahit walang occasions, marami sa ating mga Pilipino, lahat ng tao halos nagko-consume ng meat ano, sa halos araw-araw na pagkain. So kaya napakahalaga at napaka-profitable ng ganitong kind of business. So ano ba yung mga dapat nating malaman? So bago tayo pumunta dun sa mga tips, ang gusto ko munang sabihin sa inyo, kung mag-i-invest kayo sa ganitong kind of business, huwag nyo munang kalimutang basahin or i-research yung Meat Inspection Code of the Philippines, yung Republic Act 9296 or what we call the Meat Inspection Code of the Philippines. So, yan, yan yung mga standards, may mga implementing rules and regulations ano tungkol sa mga meat handling ano. So kailangan importante yan na malaman nyo para in the future hindi kayo magka-problema sa mga penalties or even mga violations. So nandiyan kasi yung mga standards ng proper meat handling. So, huwag niyo pong kalimutan yan. So, doon na tayo sa tip number one sa meat business. Kailangan mo makahanap ng perfect location for your business. So, kung magtatayo ko ng isang meat business, kailangan maganda yung location na makukuha mo. Since ang pinaka-perfect location, di ba, sa ganitong business, alam naman natin, pag tayo, mamimili tayo, pupunta tayo sa palengke. So, napakaraming meat stall dyan, ano? So, maganda sana kung magtatayo ka ng ganitong ang business, makahanap ka ng ganyang location. So, ang problema, di ba, medyo madami yung ganitong location yung sa mga stall. I mean, mahirap makakuha ng bakante. So, medyo mahal din yung rights, di ba? So, other options dyan, or other alternative niyan is for you to find a location na say, commercial spaces na medyo maganda yung foot traffic, medyo malaki yung community. So I think that's a perfect location also for this kind of meat business. Let's say wala ka nang mahanap na stall sa mga palengke. So maghanap ka ng mga location na medyo malapit sa maraming mga tao. Let's say sa mga sakayan ng mga jeep or mga tricycle. So mapapansin nyo kasi yung mga ganitong business dun din sa mga malapit na mga lugar na malapit sa mga maraming tao. So yan ang hahanapin natin sa location. So yan yung una. So number two, kung may location ka na, then find a proper equipments. So sa ganitong business, so any business naman, so kailangan makakuha ka, may research mo kung ano ba yung mga kailangan mo na gagamitin mo sa iyong business. So sa meat business, kailangan mo syempre dyan yung mga meat grinder, weighing scale, banso. So medyo may mga presyo yung ganitong equipments. Pero it's worth the money naman dahil ito nga, magandang business ito. Maganda yung return of investment ng ganitong kind of business. So yan, yan yung mga equipments na kailangan mo. So, pag nahanap mo yan, mag-research ka muna kung magkano yung aabutin ng presyo ng brand new. Then, mayroon naman kasing mga second hand na mabibili na mga equipments sa meat business. Ano? So yan, then number three, find a suppliers. So ito, kailangan medyo makukuha mong suppliers, dapat legitimate suppliers, no? So mahirap pumasok sa mga illegal, no? Yung mga nagbebenta na hindi pumasa sa standard ng ating gobyerno. So for sure, kailangan yun nga, makakuha ka ng ganitong mga legitimate suppliers. Marami naman dyan, yung mga poultries, yung mga legitimate na poultries, nandyan yung mga piggeries. So, may mga importation, so pwede ka naman pumasok dyan.
So but be sure na legitimate suppliers yung makukuha mo. So yan. So pang-apat, kung makakuha ka na ng mga suppliers, of course, siyempre mag-iisip ka, hindi mo kaya mag-isa mag-business, ano? You need to hire some staff para sa iyong negosyo. So sa pagpili mo ng staff, so kailangan i-drill mo sila kung paano ba yung magandang customer service, then yung kailangan may knowledge sila sa mid-slice, ano, yung siyempre karamihan ng pumapasok sa ganyang trabaho, alam nila kung ano yung mga standard ng paghihiwa ng mga karne. So alam nila yan, pati yung mga proper labeling, para maiwasan mo yung mga nasisirang karne, di ba? Madali kasing ma-spoil yung magkanitong mga meat. So yan. So ang bahabol ko nga pala sa ganitong business, ano, let's say sa mga gamit na kailangan mo, huwag mong kalimutan yung generator. So alam naman natin sa Pilipinas yung mga minsan nawawalan nang tayo ng kuryente, di ba? Let's say mawalan tayo ng power for at least 6 hours, then meron ka meat shop business. So magkakaroon ka ng problema diyan, madaming masisirang produkto sa iyo. So ay habol ko lang, please invest in a generator. So it's worth your money, ano. So kailangan mo 'yan sa ganitong business. Then of course, yung last, yung kahit anong business naman, sa marketing. So since nakakuha ka ng magandang perfect location diyan, so pwede ka lang magtayo, maglagay diyan ng streamer na may bagong bukas na meat business or meat shop business. So sa pag maganda naman yung location mo at may foot traffic yan, hindi mo na masyadong kailangan na i-push yung marketing, ano. So yun lang guys, yun lang yung mga tips na maibibigay ko sa inyo sa pagtatayo o pag-start ng isang meat business, ano. So another options niyan, kung may pera ka naman, pwede kang mag-franchise ng isang meat shop business. Pero alam naman natin, napakalaki ng franchising ng isang meat shop business. So abutin ka diyan ng worth 2 to 3 million, no? Hindi lang siguro para sa isang meat business. Pero ang kagandahan nga sa ganitong mga franchise, siyempre, nandun na yung business model niya, is ready, you know. So wala ka nang gagawin, naka-ready na yung business model nila, maghanap ka na lang ng location as a franchisee. Pero I'm not advising you to do a franchise sa ganitong meat business kasi nga medyo malaki yung kailangan mong pera. So medyo makakatipid ka kung magtatayo ka ng sarili mong meat shop business. Kailangan mo lang siguro talaga dyan, yung katulad ng mga sinabi ko sa video na ito. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa aking video na ito. Ito yung mga tips sa meat shop business. So I hope na manood ulit kayo sa aking susunod na mga video. So thank you very much for watching.